Tinampahan na ng reklamo ang apat na sangkot umano sa pagkawala ng beauty pageant candidate na si Catherine Camilon. Kabilang dito ang pulis na karelasyon umano ng biktima. Saksi si Marisol Abdurrahman. Mahigit isang buwan mula nang huling makita sa Batangas ang beauty pageant candidate na si Catherine Camilon. Pinangalanan na ng CIDG ang mga iniimbestigahan sa kanyang pagkawala. Ang police major na si Alan De Castro, kanyang personal driver at bodyguard na si Jason Magpantay at dalawang hindi pa kilalang suspect. Hawak na ng mga police si De Castro na sinasabing karelasyon ni Camilon. Allegedly, before mawala, si Miss Camilon ay siya yung kakatagpuhin niya. Gusto na makipaghiwalay kay Major Alan De Castro. And maybe this is one of the reason siguro bakit nag-away sila. Si Magpantay naman ang nanutok umano ng baril sa dalawang saksi na nakakita umano ng isang duguan sa ulo na inililipat sa isang SUV. Nakita ang sasakyan sa Batangas itong Biyernes. Yung nakita ng mga witness natin na yung sasakyan ng biktima ay nagmamatch doon sa pagmamayari ng ating nawawalang biktima. At yung mga physical feature na nakita nila doon sa social media ay nagtutugma doon kay Miss Camilon. Tukoy na rin ang CIDG kung kanino nakarehistro ang narecover nilang sasakyan, pero hindi na muna nila ito pinangalanan habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente. May nakita natin doon mga hair strands at saka mga blood samples including yung mga lupa. Sa ngayon, inintay pa namin yung resulta coming from the forensic group. Nahaharap sa reklamong kidnapping at serious illegal detention ang apat na tinukoy ng CIDG. Sinusubukan namin kunin ang kanilang panig. Umaasa ang CIDG na buhay pa si Camilon. Dahil nga hindi pa natin nalolocate yung missing person, siyempre hahanapin muna natin itong nawawalang victim natin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.